guys. Okay. Magluluto po tayo ng suso. Suso na may curry powder at kamatis. Umpisahan na po natin. Ayan po, inilagay ko ang sibuyas. Dito sa amin kasi maraming sibuyas, ayan. Tapos halu-haluin muna. Wala pa po siyang mantika, ha? Para po hindi magtansik yung Ayan. Tapos maglagay po tayo ng isang kutsa, isang aklong mantika. Ayan po. Ayan, halu-halu. Hanggang maging brown yung sibuyas. Lagyan po natin ng durog na luya, ginger. Haluin. Then, durog na bawang. Tapos, haluin. Ilagay na po natin itong kamatis. Marami pong kamatis, ha? Ito kasi sa amin maraming kamatis dito. Hanggang yan po ang kamatis na yan, madurog ng pinong-pino, yung magiging makatas na. Wawala na yung buo-buo. Gusto ko po siyang lagyan ng star anise. Ganyan, o yan, star anise. Durug-durugin ko po. Pampabango. Ayan, durug na po yung kamatis. Dapat yung kamatis, durug na durug siya hanggang sa maghiwalay yung balat sa kalaman. Ayan po, durug na durug. Lagyan po natin ng curry powder. Ayan po. Tapos, halu-haluin. Nabango po siya. Lagyan na po natin siya ng tubig. Ayan. Then, takpan po natin. Hanggang sa kumulo siya ng maigi. Yung kulong-kulo siya. Ayan. Kulong-kulo na po siya. Lagyan natin ng konting ginisa mix. Konti lang po. Tapos, konting bensin. Konti lang. Tapos, haluin ulit hanggang sa kumulo ng kumulo yan. Para na makulong mainit na mainit. Tsaka po natin ihuhulog yung suso. Lagyan po natin ng kanela. Lalagay ko na po yung mga suso. Ayan. Ayan. Ayan po ang suso. Ngayon, halu-haluin natin. Hayaan kumulo. Takpan. Hintayin natin. Magkulong-kulo. Tapos, minsan-minsan po haluin ng maigi para madali siyang susupin. Haluin natin ulit. Yan, ganyan po. Para pantay-pantay yung pagkakaluto. Minsan-minsan, hahaluin po siya. Hanggang sa makunti na lang po yung tubig ng ating suso. Ayan po, haluin natin ulit. Yan, ang bango po. Napakabango. Amoy na lang. Ikan natin. Wow, ang sarap. Masarap po. Lagyan natin ng asin mamaya. Ayan, lagyan na po natin ng konting asin para may lasa. Dahil gusto ko po siyang dagdagan ng yun, adamang. Ikita po ninyo adamang. Lalagay po natin dyan. Tapos isa pa po. Ayan. Para sumarap po siya. Kakaiba po. Natikman ko na po ito. Hindi ko lang siya binlog noon at binidyo. Tinakbo ka sa inyo kasi. Hindi ko pa alam kung paano, kung masarap siya o hindi. Pero masarap siya po siya. Parang may halong seafoods, ganon. Tapos haluin na po natin. Naglalagkit-lagkit na siya, oh. Malagkit na yung sabaw. Masarap. Parang gusto ko po siya yung sabaw na may sabaw siya. Hindi ko na ito patutuyuin ng maigi. Konti na lang po para may sabaw ako. Tikman na po natin. Masarap. Ayan, oh. Wow. Grabe. Ang sarap po niya. Ang sarap. Apo, oh. Haluin natin. Sarap. Iba po yung lasan niya.
Medyo maanghang-anghang po siya kasi mayroon po siyang yung curry powder po, may anghang-anghang ng konti. Masarap po siya talaga. Ayan, napakalapot. Malapot na malapot. Wala po siyang sabaw. Ayan na, oh. Ayan na po. Ayan. Ayan, sarap. Napakalapot. Ayan, hindi ko na lang siya na ilagyan ng siling haba. Ayan, napakalapot. Ang sarap po. Parang yung sa, kunwari, ginataan, ano. Ito naman, kamatis. Kamatis na may curry powder at saka anis. Ayan po ang made, homemade ko. Ayan na. Garnish po natin ng sili. Ayan. Wow. Sarap po. Kain na po tayo. Mananghalian na. Masarap po siya. Promise. Nasubukan ko na po minsan. Pangalawa na ito. Kaya kung gusto po ninyong gayahin ito, eto po, panoorin ninyo kung paano ko siya ginawa. Unang-una po, yung suso, linisin maigi. Dalawang araw siyang ibabad sa tubig, tapos araw-araw mo siyang lilinisin. Pagkatapos, yung pangalawang araw, pwede mo na siyang lutuin. Kaya ayan na po, yung homemade ko na suso. Ayan. Yan po. Kakain na po tayo. Maraming maraming salamat po sa mga viewers ko at mga subscribers. Lahat po kayo. Kayo po ang inspirasyon ko ng aking pag-vlog. Lagi po akong gumagawa ng video para sa inyo, para malibang ako at malilibang din kayo. Maraming salamat po. Sana stay with me always. Thank you very much to all of you. Bye-bye!